Hindi ka gamer kung wala kang pang malupitang gaming setup na hindi mo naman ginagamit. That is why today ngayong araw, itutuloy natin ang pag-convert nitong ilalim ng loft bed natin into a gamer's kuweba, starting with our PC setup. Alright, so pinaka-importanteng parte ng kahit anong gamer setup ay ang PC or yung laptop. Kasi paano ka maglalaro pag wala kang PC? Magsi-snakes and ladders tayo dito sa ilalim ng kama. And no thank you, that is how you accidentally summon unwanted kapre. So para maiwasan natin yung ganung pangyayari, kumuha na lang ako ng laptop dito to power our setup. So ito ay ang MSI GF65 Thin. So sa mga walang GF dyan, ito na yung pinakamadaling paraan na magkaroon kayo. Anyway, looking closely sa specs nitong laptop, it is rocking the 10th gen Intel Core i7-10750H. So, it is a 6-core 12-thread processor, which is mind-blowing para sa akin kasi napagkakasya na pala nila yung ganong kadaming processing power. Sa ganito kanipis na chassis, like anong ginawa nila? Nakipag-deal ba sila sa mga kapre at tikbalang na magkasya sa ganito? Or it's just pure innovation? I guess we'll never know. But one thing I know for sure based from personal experience ay sa mga bagay na dapat natin tingnan pag balak nyo mag-games and stream at the same time ay yung core count ng processor. Pero pagdating naman sa purely gaming, single core clock speeds ang importante. So itong i7-10750H can boost up to 5 GHz single core, which is very very fast. Paano nangyari yun? Anyway, para dito sa ating setup ay itong laptop pinatong natin dito sa monitor arm na kinabitan ko nitong laptop holder. So yung kagandahan nito ay nakaangat yung ating laptop, my dude. So yung space sa ilalim niya ay pwede natin lagyan ng kung ano-anong bagay. And also pwede natin i-adjust yung height ng ating laptop, taas, baba, pwede rin natin siya i-swivel. So isa pang advantage ng nakaangat itong ating laptop ay mas marami siyang fresh air na may intake as compared sa nakapatong lang sa hard table surface. So kung titingnan natin yung ilalim nitong laptop na ito ay may vent holes tayo dyan and may kita din natin yung copper na heat pipes itong ating laptop. So yan yung rason bakit kaya niya i-cool yung 6-core 12-thread na processor. We have these heat pipes na dinadala yung init ng CPU and GPU natin papunta doon sa kanyang heatsink kung saan iboblow away ng dalawang fans nito yung mga problema mo sa buhay. And also, syempre, yung init, iboblow niya rin away. So, yung ganitong cooling solution may kita lang natin usually sa mga higher-end na laptops, pero nilagay na ito ng MSI dito sa laptop na ito that costs around 64,995 pesos. Napakasulit nito, my dudes. Now, pag tinignan natin sa tabi nitong ating laptop ay meron tayong isa pang monitor which I mounted again sa isang monitor arm. Because monitor arms, very very useful sila to free up the space sa ilalim ng ating monitor that would otherwise be taken up by the stands. Also, mas madali i-cable manage yung naka-monitor arm kasi i-velcro strap lang natin sa likod ng monitor arm pole yung wires natin. And badabim badaboom, hindi mo na sila makikita forever tulad nung kaibigan mong may utang sa'yo. Tiborsyo, kung nanonood ka, yung 20 pesos ko. I'm watching you, man. Sumbong kita sa nanay mo. Anyway, moving on. Itong monitor na ito is a 27-inch 144Hz monitor. So, most ng mga pro players sa Valorant use 27-inch monitors that are at least 165Hz and above. So, sila Shroud, si Scream, si Tens, yung kapatid ni Tens, si Relax, baka si Tense, tas relax. So dahil hindi ako pro mag-joke at mag-Valorant and hindi rin pro yung ating budget, I decided to go for this 144Hz monitor na under 10,000 pesos lang. So to match this, yung monitor din ng ating laptop ay full HD na 1444Hz. Now, ang advantage ng high refresh rates, my dudes, ay mas smooth yung motion na may kita nyo, less ang motion blur, and mas masusulit nyo yung matataas na frames per second na kaya ma-achieve nitong ating laptop. So, advantageous ang high refresh rates sa mga mahilig maglaro ng mga FPS games tulad ng Counter-Strike at Valorant. So, pag hindi pa kayo gumaling sa Valorant, pag nakaganitong klaseng screen kayo, bibigyan ko kayo ng 20 pesos. Ganun ako katiwala dyan. I mean, si Tiborcio pala yung may utang sa inyo.
Bad trip yung mga nagpapasa ng utang. May utang siya sa'yo, tapos biglang iba na pala yung may utang sa'yo kasi may utang din daw siya. Tiburcio, 20 lang naman eh, ba't di mo mabayaran? Anywho, to power all of those FPS ay may NVIDIA RTX 3060 graphics. Itong ating laptop, which has plenty power para patakbuhin itong ating monitors na 144Hz, as well as enough VRAM pag texture heavy yung mga games na nilalaro nyo, like Witcher, Elden Ring, Farmville, kayang-kaya nitong laptop na ito yon. Now, aside from the 6GB of VRAM, may 16GB RAM din ito na upgradable up to 64GB kung gusto nyong gawing workstation itong laptop na ito. And may dalawang M.2 SSD slots pa ito para ma-upgrade nyo din yung storage niya. But for now, it has one slot populated with a 512GB PCIe Gen 3 SSD. So, there's lots of room for expandability sa ganito kaliit na package. Now, dahil thin and light itong ating MSI GF65 Thin, hindi na ako mag-aalalang mangangawit at sumuko itong ating monitor arm. So for the table, meron tayong custom-made na 1.5 meter by 0.60 meters na desk kung saan yung two-thirds niya ay nilagyan ko nitong acrylic na shiny na veneer para ma-reflect niya yung mga 3D wall panels dun sa ating likod. So parang na-extend yung ating design papunta dito sa table. Then pagdating naman natin sa one-third nito ay wood design na lang siya kung saan pwede tayo magpatong ng kung ano-anong bagay without worrying na magagasgas yung shiny na surface natin. Now, isa sa pinaka-importanting parte ng kahit anong desk setup para sa akin ay yung cables. So, just having proper cable management, my dudes. Magmumukhang malinis at mas pro yung setup nyo. So, kung papansinin nyo, walang nakikitang cables anywhere. And what I did is dinikit ko lahat ng pwede ko idikit na cables dito sa ilalim nitong table na ito using cable management hooks na nabili ko sa Lazada. Also, gumamit din ako ng mga velcro straps na tulad nito. Anyway, pagdating naman dito sa ating mouse and ang ating keyboard, I decided to go with wireless ones para hindi na tayo mahirapan itago yung mga wires nito. Yung ganitong klaseng mouse ay meron lang siyang dongle kung saan nakasaksak lang siya sa isang side ng ating laptop. Speaking of which, that side has two Type-A USB 3.2 Gen 1 ports at dalawang Type-C USB 3.2 Gen 1 as well as a combo jack. Then, sa kabilang side naman ng ating laptop, ang nakasaksak na lang dyan ay ang ating HDMI cable and then ang ating power adapter cable. Luckily, nasa left side yung dalawang ports na yun, my dude, so madali lang natin may kokonsil itong ating wires. So, yung pinaka-challenging na wire dito sa ating buong setup ay yung dito sa edge lighting natin, kung saan may edge lighting tayo dyan, and then meron din tayo sa table. So, gumamit ako dito ng two individual light strips para pwedeng two-zone yung lighting nitong ating setup. Mas madali ibagay sa kahit anong wallpaper or overall theme ng laptop nyo. Which, by the way, itong keyboard ng ating laptop has red backlighting. Very, very gamery. So, since red yung theme ng ating laptop, palitan natin ng red itong ating LED strips. And bam! Ready ka na mag-games. Get it? Ready kasi red na yung team natin. Kung gusto mo naman mag-stream and ayaw mong magmukhang inihaw na barbecue ka dahil dito sa red na ilaw na tumatama sa mukha mo, pwede lang natin palitan itong ating light strips into, you know, some neutral color. And bam! Just like that, perfect soft diffuse lighting para sa inyong stream. Speaking of streaming, may 720p webcam itong ating MSI laptop. Now, another feature nitong GF65 Thin na geared towards gamers ay ang MSI Dragon Center, which sounds like a gym sa Pokemon, pero actually, software ito kung saan pwede nyo i-optimize itong laptop settings for gaming, for silence, or for battery life. So, kung titignan natin dito sa user scenario, meron tayong extreme performance! Oh. Meron tayong balanced, meron tayong silent. Or, kung babiyahe tayo, we could choose super battery, man, kung saan papatay niya yung backlight ng ating keyboard. And, marami pa siyang gagawin na kababalaghan kung saan yung battery life niyo ay ma-extend. And then, meron naman tayong user customizable dito kung saan kayo nang pipili kung anong gagawin niya. So, all in all, I'm pretty happy with this laptop and sa kinalabasan nitong ating desk setup. So kung gusto nyo rin ng pangmalakasan na laptop tulad nito,
huwag kayong mag-aalala, my dudes, dahil meron si MSI na up to 32,000 pesos na discounts up to 8,000 pesos worth of bundles sa kanilang back-to-school promotion starting July 1 to September 11, 2022, available sa kanilang authorized resellers. But wait! There's more! Hindi lang dyan natatapos ang lahat dahil meron rin silang review campaign every month from July to December 2022. So lahat ng mga MSI users out there, yes, ikaw kung bumili ka ng MSI thingy, ay post mo lang yung inyong review online and get 1,000 pesos worth of game codes or food vouchers. Check their official social media account or visit ph.msi.com to learn more. Also, Tibor Show. Sali ka kaya dito para mabayaran mo yung 20 pesos ko. Kahit game code lang na 20 pesos. Anong game ba yung 20 pesos? Snake and Ladders? Anyway, with that being said, my dudes, I guess dito na natin natapusin ang ating video. I will see you soon sa susunod na episode ng Tito's Extreme Tech Makeover. Peace!